Hello, welcome back mga po. At dahil ECQ na naman. Siyempre, mga customer natin, hindi na naman makatawid at hindi makapunta dito. Tsaka nag-limit po kami. Kunti lang customer natin yan. So, meron tayong free time para mag-discuss ng konti sa mga bagay-bagay na napapanood natin. Nakikita natin sa social media. Kung ano yung pinag-aaway na naman nila na yan. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon yung group or a group na bell. Tira po natin kung ano makikita natin. Ayan, motor ni Speed to na eh. Araw, TV, shout out. So, ito yung aking ano, paboritong motor. At, eto, meron tayo dito na nilagay dito na regroup na bell na sarili natin gawa. Sarili natin design. Bali, bago ko siya ibinlog, so kailangan ko muna ng testingin. Gaya ng mga dati niyang nakasanayan sa akin, hindi ako naglalabas ng vlog na hindi ko tested. So, ito ay isang buwan at kalahati ng nakakabit sa motor ko. So, 6 times na siya na nakauwi ng Nueva Ecija. Balik-balik siya dyan. Every week. Uwi ako dyan. So, yun ay around 120 kilometers one way. So, balikan, mga 240. Pero yung gala-gala doon, ikot-ikot. So, multiply nyan. So, almost 2,000 kilometers na tinakbo nyan. Pabubuksan natin para makita natin kung ano yung nangyari doon sa kanyang lining. Kasi yun yung pinagtatalunan nila pag daw naka-groove ng bell. Eh, nasisira yung lining. Tingnan natin, papakita natin ngayon. So, ito yung first time, nabubuksan natin to since nung ikinabit ko. At ayun na nga. Buwan na, hindi ko na pinakita paano magbuwasan na basic naman yun. Kaya niya. Kung makita niya yung bell ko, luman-luma na yan. 5 years yan. Ito yung ating kalikal pulley. Pansin nyo, sagat na sagat naman yan. So, yan po yung gawa natin, pasariling gawa. So, bago natin bilag, testing muna. Ayan, papakita natin nyo kung ano yung nangyari dito sa ating lining. Bubuksan ko lang. Kumustahin natin yung ating lining after ng isang buwan at kalahating takbuhan. Okay. Oh ha, di ba? Wala, bumakat lang talaga yung ano. Bumakat lang yung groove. Ayan. Kaya ito, pwede na nating endorse yung gawa natin. Ganyang kaganda yung pagkakalapat ng kanyang lining. So, yung lining na ginamit ko pang NMAX. Gamit ko sa M3. Bakit? Kasi, kung bibili ka ng lining ng M3, hanggang dito lang yung lining niya. Maiksi siya, ganon. O, yung pang NMAX, mas mahaba. Pero yung presyo nila, parehas lang. So, yun ang ginamit ko, pang NMAX. Maganda kasi siya eh, para ka na naka-racing lining. Malapad yung kapit niya sa bell. Ayan, kung papasin ninyo, yung pag-a-groove natin, ayun, wala naman na bago, di ba? Ayan. Ayan po yung groove natin, ano? Wala siyang talim. Hindi siya matalim, pero makapit. Yung pag-groove naman kasi, kanya-kanyang diskarte lang yan. Pare-parehas lang naman na kakapit yan. Ayan. Kung pagbabasya natin sa lining niya, so wala namang nabawas, bumakat lang yung groove. Yun kasi maganda doon. Pag bumakat na yung groove niya, pag sumagad na yung mga guhit-guhit na yan, hanggang doon na lang talaga siya. Hindi siya yung sinasabi nila na uubos ng lining. Pero merong ano, merong malaking pagkakaiba. Pag na-groove ka na bell, ayun, less na yung power loss mo. Ito, pag-usapan na natin agad yung kanyang ano, pros, yung positive side. Ang positive side niya, wala ka ng power loss, wala kang dragging. Okay, meron man siguro minimal, ganun. Hindi natin maiwasan, minsan ang nagiging problema naman niya, nag-i-slide yung belt, o kaya naman yung torque drive, wala ng grasa, ganun. O kaya naman may vibrate konti pag yung bushing ng pulley mo eh maluwag na. Okay, yan, kita niya naman, di ba? 5 years yung bell. Pero napakinabangan pa siya. Nagamit mo siya ng maganda. Nagamit mo na yung kanyang maximum performance dahil lang sa simpleng pagkaka-groove. Ha? Ayun, yung positive side niya. Kapit na kapit. Nakapit pa sa jowa mo. Nakapit pa sa lahat ng makapit.
Okay, good na yan. So, yun yung positive side. Yun nga palang set ko, baka may magtanong. Ito po kasi motor ko, naka ano to. Naka 55 to. 55 mm. At naka throttle body siya ng 30 mm. Naka injector ng stock ng Pangerox. Naka stage 1 na cams. At naka stock ng valve spring. Yan, sinabi ko na lahat para ano, baka may magtanong pa eh. Tapos naka kalkal set natin yan. Full CVT set ni Lolo Bear. Full CVT ha. Meron din po tayong lining. Tapos naka 1000 RPM ng center spring na Sun Racing, kasi yun yung sa mga nagamit ko, yun yung medyo maganda yung tension. At kay stock ng lining. Yun po yung set ng aking motor. Bali, okay naman, maganda yung performance. Nakakahabol naman sa mga dapat habulin. Ang maganda lang dito is yung ano niya, matipid sa gas. Ngayon, bubuksan ko yung ano natin. Yung, hindi pala. Pag-usapan naman natin yung negative side pala muna. Meron pa nga palang negative. Hindi nga pala, puro positive tong yung tinatawag na regroup na bell. Okay, ano yung negative side? Ang negative side niya is may mga pagkakamali ng nagkakabit. Yon, hindi yung mismong bell ang may mali. Yung nagkakabit. Kasi, meron po mga lining na hindi pwedeng gamitan ng groove na bell. Okay? Yun po yung uubusin niya yung inyong bell. Okay? Yung mga gantong klase ng lining, medyo matigas to eh. Okay pa siya, good pa siya. Pero merong isang klase ng lining na hindi po pwede. Teka, kunin ko lang. Okay. Ito sa yung ano, negative side. Ha? Yung sinasabi ko na hindi lahat ng klase ng lining ay pwede sa naka-groove na bell. Maging realistic po tayo. Okay? Hindi... Ito yung isang lining na hindi mo pwedeng gamitan ng groove na bell. Pasinan nyo, ubos, di ba? Okay. Hindi ko po gawa yan. Eh, ano muna, disclaimer muna. Baka mamaya sabihin, gawa ko to eh. Hindi ko tagawa. Gawa ito nung pinakamadaldal sa Facebook, sa social media. Yung pinaka, yung hari ng regroove puno. Okay, gawa niya to. Yung groove na bell na ginamit dito. Okay, pagbukas namin, ayan, ganyan nangyari. Ito nyo naman, ubos na. Bakit naubos? Actually, hindi kasalanan ng groove niya. Okay naman yung groove niya eh. Wala namang problema doon. Actually, lahat ng groove na bell, para sa akin, ha? Halos pare-parehas lang naman yan eh. Ang purpose lang naman yan is pakapitin mo sa lining. Ha? Mabawasan mo yung power loss. Pero nagkakamali lang talaga doon sa mga nagkakabit. Meron kasi, bigyan ko na kayo ng idea, yung mga tropa natin dyan na nagkakabit, baka magkamali po kayo, sabihin palpak yung gawa nyo. Actually, hindi siya palpak. Kaya lang, nagkamali lang. Ito po yon, yung... Ito, XCD. Yan, yung mga ganyang klaseng lining. Pangano to, Miosol I-125. Miosol I-GT-125. Yung pong lining niya ay manipis. Kung bibili po kayo sa Yamaha noon, ang presyo nyo ay 1,200. Manipis po siya, tapos, ayan o. Napupulbos. Hindi mo pa nga ginagamitan ng groove na bell, kinukot-kot mo pa lang, nauubos na eh. Diba? Yan. Kaya sa naubos ng groove na bell, maaaring nakaligtaan o hindi napansin nung nagkabit. Or maaaring hindi rin niya talaga alam. Most likely, hindi niya talaga alam. Kung nakita na niyang ganito, Sol I-125, hindi mo na dapat lagyan yan. Dapat tingnan mo muna yung lining kung pwede talaga. Okay. Kaya nasisira yung mga nag-group dahil sa mga ganyang trabaho. Ayan o, ubos, paikot. Okay, yun lang yung negative. At yung isa pang negative niya, yung katotohanan talaga, mas malakas talaga siya sa lining compare dun sa walang groove. Di ba? Imagine nyo na lang, magkikis-kis itong magaspang na to dun sa lining mo. Siyempre, mababawasan niya na. Siguro around mga 30% ng lifespan ng lining mo ay mauubos, mapapawas. Diba? Kung 3 taon na abutin ang lining mo, siguro pag na-groove bell ka, mga 2 taon na lang. Ganun po. Maging realistic lang tayo. Huwag nating ilokohin yung mga ano natin. Customer natin na hindi yan mauubos, hindi na walang epektong matama. Meron po at meron. Diba? Basta nag-modified po kayo.
any kind of modification, meron yung negative na effect sa inyong mga motor. Hindi po pwedeng wala. Siguradong meron. Okay? Yan po, mga 30%, around 30% ng lifespan ng inyong lining ay mababawas na. Pero, yung naman 30% na yon na lifespan na nawala, eh kung ikukumpara mo naman sa pagkabuisit mo, na nararamdaman mo every time na magdadragging yung motor mo, parang baliwala na yon, di ba? Magamit mo ng isang taon kalahati itong lining na to, siguro naman sulit na yon, na wala ka iniisip na nagdragging, hindi ka nabubuisit na nag-i-slide. Oh, yun lang yun. Bawi ka naman na doon. So, ayun na. Endorse na natin to. Ito na po. Yung mga gusto magpa-groove. Whoop. Focus. Meron po tayo nito. Available po sa shop. Pero hindi po kami nagbebenta online. Panggamit lang po. Para lang po sa mga customer ko dito sa shop. Kung meron po kayong gustong order, through online. May mga nagbebenta man po dyan. Ayun dyan si Itokworks. Ayan, yung SST bell niya, maganda rin yun. Kapit na kapit yun. Meron po dyan. Andyan naman din yata si yung dalawang madaldal. O, pwede kayo dun bumili. Yung nag-aaral. Yung mga kalamang sarsuela sa Facebook. Ayan, pwede kayo order dun. Wala namang problema yun. Basta siguraduhin nyo lang po yung lining ay tama na pagkakabitan nyo. Pwede kayo order dyan, okay? Basa na po natin yung ano, yung siraan na siraan. Tigilan nyo na yan. Magana buhay na lang tayong pare-pareho. I-promote nyo yung ganda ng produkto nyo. Huwag nyo siraan yung kapwa nyo. Ganun lang yon. Para hindi kayo nag-aaway-aaway, di ba? Wala muna tayong ano. Pero kung trip nyo talaga mag-aaway, di ba laki sa buhay nyo? Hindi ka naman problema yun eh. Asahin nyo na yan. Basta kayo tayo po, meron po tayo dito ang ano. Lahat po nung ginagawa ko ay available lang po dito sa shop. Hindi pa po ako nagsishipping. Meron po tayong kalkal set ng pulley set. Okay? Meron po tayong lining. Meron po tayong bell. Meron tayong naka-groove na bell. Na hindi naman na ganito ang itsura. Ito kasi para sa akin lang eh. Kaya ako kin sa amin, kalakalawang. Yung ano natin, yung may pintura na. Medyo pinaganda-ganda ng konti. Siyempre para sa masaselan. Ayan po. Ayan, ito yung binibenta na natin. Available lang po dito sa shop. So, ayan. Hanggang dito na lang. Shoutout kay Spintone. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ayan, diniscuss lang natin ng konti. At sana may natutunan kayo. At sana sa mga tropa natin dyan, tigilan nyo na yan. Ha? Ano kayo mapapala dyan eh? Away kayo ng away. ECQ na, magbati-bati na kayo. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating viewers. Maraming salamat po sa pagsuporta. Nasa 20,000 na tayo. Saka na ako mag-shoutout ulit na magbabasa ng mga pangalan nyo. Hindi tayo nakahanda para dyan. Ayun. At keep safe po. Mag-ingat po tayo. Meron pa rin COVID. Maraming variant. Maraming kung ano-ano. Pati COVID na mumodify na. Kinalkal siguro yung virus. Nag-iba-iba na siya. Peace.